Hi guys, good morning. Nagtali lang ako ng buhok and kaninang madaling araw, nag-brownout pala dito sa amin and hindi ko alam kung anong oras yun, mga around 3 o'clock siguro. And then up until now, brownout pa din. Anong oras na? Tingnan natin. Ayan, 8 o'clock na ng umaga ngayon. Hindi pa rin bumabalik yung kuryente. So yung, ang ginawa ko pala guys, ito yung gagawin nyo kapag brownout sa inyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, sinabi lang din to sa akin nung ahente na kasi nung nag-deliver sila ng product, talagang lahat-lahat kapag what if brownout, kuya, ganyan-ganyan, lahat tinanong ko sa kanya, alam niyo yun, yung sobrang tagal na brownout, anong gagawin? Ang sabi niya sa akin guys, kailangan ang gawin niyo is huwag kayo magbebenta ng ice cream. Maglagay kayo ng ano na, not available. Tapos ang gagawin niyo dun sa ice creaman niyo is... So, ayun guys, didemo ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, ayun yung freezer cover, pinapasok ko siya doon sa loob para ma-cover yung buong ice cream. So, ayun, dapat ma-cover niya lahat. At gaya na yung sinabi ko sa inyo, once na nag-brown out at nailagay nyo na yan, bawal na kayo magbenta ng ice cream, guys, pansamantala. Dahil ang sabi ng ahente, once na mapasukan ng hangin yung loob ng freezer, yun yung magkukos kung bakit matutunaw yung inyong ice cream. Kaya wag na wag kayo magbebenta kasi kayo din yung malulugi kapag natunaw yung inyong ice cream. So, better na isarado nyo muna. So, yung lagay ko pala dyan, isa ako guys. Kasi mas maganda talaga dapat karton yung ilagay nyo dyan. But since wala akong karton kasi naitapon ko na, sako na lang na malinis yung nilagay ko sa top ng kanyang freezer cover. So, ganun lang naman guys. Ganun lang naman siya kadali. Dinemo ko sa inyo para mas makita nyo. And then after nyan, pwede nyo namang hindi takpan yung salamin. Maglagay nilang kayo dyan ng not available. Pero ang sa akin, nilagyan siya ng takip kasi much better na hindi sila matitemp para hindi sila mamimilit na bumili. So, ayan, kurtina nga pala yan guys. Yung hindi na namin ginagamit na kurtina. So, ayan, as you can see, masama talaga yung panahon dito sa amin ngayon dahil may bagyo. So, ingat kayong lahat. After nyan, hintay nyo na lang na bumalik yung kuryente nyo. And then kapag bumalik na yung kuryente, after 1 hour... na may kuryente na, tsaka nyo siya bubuksan. 1 hour guys ha, after 1 hour. Kasi yun yung sabi sa akin ng ahente. After 1 hour, doon na pwede uli magbenta. Ano naman ang gagawin kapag nalaman mong matagal pang babalik ang kuryente sa lugar nyo? Kailangan i-report nyo kaagad doon sa inyong ahente guys ha. Ahente doon sa pumunta sa inyo. Yun, doon kayo magre-report, hindi kayo magre-report doon sa nagdala ng product dito sa inyo kasi iba-iba yung scope ng trabaho nila. Doon talaga dapat kayo daw magre-report sa ahente just in case na natunawan na kayo ng ice cream kasi i-re-refund naman daw nila yan. So, kaya ang gagawin nyo, eto, i-re-report nyo kaagad, tatawag kayo doon sa inyong ahente na ganun yung nangyari. So, ayun guys, may bumili lang. So, yun na kapag kayong alam nyo na masama yung panahon, lalo na dito sa mga taga-probinsya na merong mga ice cream, alam nyo yun, hindi natin maano kasi syempre mahirap naman na malugi tayo, diba? So, yun talaga yung iniwasan talaga natin, yung brownout. Sana lang hindi talaga mag-brownout kapag meron tayong ice cream, diba? Kasi yun yung kalaban talaga ng ice cream, yung brownout. So, wala naman tayong magagawa sa brownout kasi normal naman talaga na nagbo-brownout, na nag-maintenance sila. So, ayun lang naman yung tips ko sa inyo guys, just in case na mag-brownout. In lang, I hope na nalinawan kayo, naliwanagan kayo, and may natutunan kayo.